I-search nyo na lang ako sa Google o sa Facebook. I-type nyo po, Mike Macron. Kapag naman nakalimutan yung pangalan ko kasi may pagka-foreigner, mahirap i-expel para mahirap tandaan, ang i-type nyo na lang po ito. Word by word po ha. Yan, pinakamayaman sa Ingloba. Ano po, i-search nyo po yan sa ano, sa Google search. Pinakamayaman sa Ingloba. Ako ang makikita. So, pagdating po sa result, ayaw ko na po magkwento. Kasi pag nagkwento po ako ng resulta ko, ay hindi na po tayo matatapos. Hanggang alas 4 na madaling araw tayo po nagkikwentuhan pa. So hindi na po ako magpapakatagal-tagal dito. Pero alam nyo ako, mahilig ako magkwento nanay. Kasi sabi niya, salamat na. Ako ba kasi nasakihan na ganyan? Ginagalahan ako eh. Kaya makakakain na sana, hindi natuloy dahil sa'yo. Hindi, ayaw mo, magutom yan. Ang ginaganahan eh. Ako, kasi ngayon na kinakatin sa akin, tama? Marami, sino na ngayon lang ako nakita? Narinig ko ako. Sa taso-taso. Ah, hindi nyo alam ang mga kwento ng buhay. Yun! 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 Dapat ay narinig nyo pa na. Simula natin sa... Ayaw po ba yung nanay na? Oo. Halata naman. May magnanay. Ang nanay na ito ay mananahi. Favorito kong kwento, akin na yan. Pag mananahi ang nanay, ngayon mo lang tumaririnig. Habang mananahi ang nanay na ganyan, kinukulit ng anak na 14 years old. Nasabi, Nay, Nay, kailan mo ako bibila ng bra? Kitalaga ko ng tao, Nay. Hindi mo ako binibila ng bra, Nay. Nay, nasisilipan ako sa school. Bakap na to si Nay. No! Bro! Patuloy sa pananahi ang nanay. Hindi pinapansin. Ano ba na kukuluti? Nay, Nay! Nadalaga kong tao, ba't hindi mo binibila na bra? Kapit sa palengke lang, Nay, bilang mo na ako, Nay! Hindi pa rin pinapansin, patuloy sa pananay. Nakalit na ang anak. Nay! Nay! Kailan mo binibila na bra? Sumagot ang nanay. Tigilan mo nga ako ba daw? Bakla pala. Nararamdaman ko po rito, marami rito nagtatrabaho, tama? Sino nagtatrabaho dito? May pinapasukang company, marami. Alam niyo, sa totoo lang, dama ko po kayo, kasi galing din ako sa isang company. Alam ko marami kayong hinihiling sa company. Ang dami yung hinihiling sa buhay, mga wishes nyo dyan. Sa totoo lang, hindi mabibigay sa inyo ng company'ng pinapasukan nyo ngayon kung anong hinihiling nyo sa buhay. Tama. Kasi nakadesign sila para maging trabahante ka lang habang buhay. Kukunin ang lakas mo, ang iyong talino, and after all, magre-retire ka nang wala ka lang. Sayang lahat ang panahon. Ang AIM Global po ay napakaganda. Lahat ng hihilingin nyo ay matutupad. Pagtutulungan lang natin. Walang kaming pakialam kung ikaw ay tomboy o bakla. Kung ikaw ay matapat o baya. Kung ikaw ay maganda o bata. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, nangangarap ka pa. Kaya bago ako matapos dito, iiwanan ko pa kayo na isang pang kwento. Abahin natin ang may magtatay. Ang tatay na ito, nagkataon ho, hari. Hari. May anak ng prinsesa. Twenty-eight years old. Yung prinsesa talagang...
Ay, itong ano, ilang taon ka na iha? 28. Kasi yung sariwa niya. Sabi ng tatay, Hari! Gusto ko magkaroon na ng anak sa aking prinsesa. Kaya lahat ng matitipunong lalaki sa paligid ng aking karyan ay pumunta bukas ng alas 8 ng umaga sa tabi ng ilog. At kahit hindi prinsesa, may basta mga magtikas, malaking katawan, matipuno. Invited. Isa lang ang gagawin, maglalamoy. Papunta sa kabilang ilog. Parang ganito, kayo lahat ay kontesta. Matitipuno kayo lalaki. May ilog dyan. Nandito ang hari, nakaganyan. Yung prinsesa, nakalabas pa yun. Simula na, paliksan! Alas 8 ng umaga, lahat nakaganyan lang. Alas 9 na. Wala po makatalon, hanggang alas 12 na. Binigyan na ng pagkain yung mga hari, yung prinsesa. Wala makatalon, alauna, wala makatalon. Bakit? Nilagyan ng ahas, linta, mga buhaya na kaganyan. Alas 3, wala pa rin mga tao. Alas 4 na yung punto. Biglang may isang lalaki napakabilis. Nakarating dyan. Ato ni. Sabi ng aking, magaling, matibuno. Ngayon din ay ikakasal kita sa aking prinsesa. Sabi ng hari, mahal na hari. Sabi ng ano nanalo, mahal na hari. Bago niyo po ikasal, okay lang po magtanong muna ako sa inyo. O ano ang iyong katanungan? Sino po bang walang hiyang nagtulak sa akin? May nagtulak pala. Mga kapatid, ang message po ko po ay ganito. Kami pong mga naong narito, kayo mga naimbitahan at kayo mga baguhan, huwag ko kayo magtatampo sa amin, kami mga apply, kami mga nagagayad sa inyo, kung tinutulak namin kayo. Nagawin ang AIM Global. Kasi alam ko sa dulo nito ang success story. Kaya bago ko matapos dito, nanay, may kwento pa ako. Para matuloy yung pagyaman nyo, ang kwentong ito ay pakinggan mo. Dahil lahat mo dito ay yayaman. Yes! Lahat o yayaman? Yes! Kaya ang kwentong ito ay para sa mga determinadong gusto talagang yumaman. Yes! May maglolo. Ang lolo ito ay may apo. At ang apo ito ay may lolo. Ang maglolo ito ay magsasaka. At ang gamit sa pagsasaka ay kalabaw. Hoy! Saan ang punta mo? Saan punta? Uy, kumak mo, ihiki ka. Marik! Alas 5 na ng hapon. At pauwi na ang maglolo. Mag-a-out na sa kanilang opisina. Ay! May swipe yung opisina, yung mga pinuno nila doon. Napag-desisyon na ng maglolo, sakyan ang kalabaw. Yung ginagamit nila, pagsasaka. Kaya, at pauwi ng barangay, nakasakay ang dalawa. Sa pantalon, may mga tao, alam mo sabi ng mga tao, napakawalang konsiderasyon ng maglolo yan. Walang awa sa kalabaw. Sinakyan dalawa pa sila, pagod na pagod na pag-araro yun. Wawa naman ang lolo. Kaya rari din ang lolo. Alam mo ginawa ng lolo, bumaba. Kasi ano lang naghila? Ang apo nakasakay. Habang hinihila ng lolo, may mga tao na naman doon. Talaga sabi ng mga tao, napakawalang hiyan ang apong yan. Isang malakas yung matanda ang pinaghihila, kawawa naman. Pagod na pagod, iba kaya ni matuswagan, matapakan. Ako Diyos ko, marupok ng buto ng matandang yan. Bakit siya pa naghihila ng kalabaw? Ang ginawa ng lolo siya, tumaas at ang apon naghila. Habang nakasakay ng lolo kayo, may mga tao na naman na doon. Alam mo sabi ng mga tao, napakawalang hiya ng
Nakamanda, balikta dyan at sinabi ko. Apo na ba nakasakay? Bale, matanda na. Sanay humawak ng kalabaw, yung bata ang pinagilay, mura pa ang buto niyan. Parang kumata pa ng maso, humawa naman ang batang yan. Kaya ang ginawa ng lola bumaba, silang dalawa na nag-ila. Sa pandaro na yung mga tao na naman, alam ko sabi ng mga tao, napakawalang utak ng maglolong yan. May kalabaw naman na hindi sinakyan. At dalawa pa sila nag-ila, napakawalang utak ng maglolong yan. Alam mo, nagalit na maglolo, alam mo ginawa, pinuhat na yung kalabaw. Mga kapatid, kung lagi po tayo makikinig sa sabi-sabi ng iba, ng mga nakapaligid sa atin, wala na tayong magagawang mabuti. Tama. Kaya kung gusto niyo sumaya sa buhay, ako, maniwala kayo sa akin, don't listen to social mirror. Yung mga kapitbahay niyo, hanggang kwento lang yan, hanggang comment lang yung mga kaibigan niyo, kahit kamag-anak niyo pa, hanggang comment lang yan, hanggang ganyan lang yan. Pero kapag nangangailangan ka na ng bigas, kailangan na ng tuition ng anak mo, wala yung mga yan, pupulaan ka pa, tama ba ako? Yeah. Kaya ikaw ay magdesisyon, ituloy mo yung AIM Global, ipaglaban mo ito, dahil sa dulo nito, sila ay mangungutang din sa'yo. Kaya, bago matapos. Narinig mo naman, ano? Hindi mo na, okay. May maglola. Magpinsan pa yan, magkapatid. Kasi, huwag niyo akong pagkwento dito. Ako wala akong balang magsalita dahil lang sa inyo, tatay. Ayoko, may mga po na kayo, may mga po na kayo. Marami na kaya po, okay. May maglola. Ang lolang ito ay may apo. At ang apong ito ay may nanay. Maglola, ha? Ang ganda ng apo, 20 years old. Ang lola, ilang taon na kayo, lola? Ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Why? Naku, mapapahaba! Marami na naman kwento. Lola, ito. Itong apo, sabi, kasi ano yung lola, nagsabi yung ang lola, apo, samahan ko naman ako magpa-check up sa ospital. Tumantungan yung dalawa eh, huy! Hindi makamubon yung dalawa, huy, pakulpit pang ganyan. Mas kung ano pa. First time nyo ba nakakita ng abnormalized sticker? Samahan mo na akong magpa-check ka sa ospital. Sabi naman ako, sige po, Lola. Ay di, nagpunta na ng ospital. Papasok na ng ospital. Nauna yung apo. Sexy nung apo. Talagang, oh, puti. May napasalubong na doktor. Sabi ng doktor, magpa-check up po. Sabi na rabin ako, opo. Ah, okay. Tanggalin na ang butones ng blouse, alisin na ang bra, pasok na sa loob ng room, at relax. Sabi lang nga po, ay hindi po ako magpapacheck up, si Lola po. Ah, si Lola, bausahin nga ng malali. Tapos na po. Hindi, yun ang kwento. Uwi na maglola. Nakasakay sa bus. Pagsakay ng bus, after 5 minutes, may mga kalalakihan din sumakay. And after a few minutes, nag-declare yung mga ano, yung mga lalaki. Hold up to! Lahat ng mga babae sa kaliwa, lahat ng mga lalaki sa kanan, mga kasama, lahat ng mga babae raping! Sabi nung apo, huwag niyo na pong raping ang lola ko, matanda na po ako na lamang po, kawawa naman! Sabi naman ng lola sa likod, lahat nga eh. Global po ay para sa lahat. Matanda. Kasi alam nyo, hilo pa po ako ngayon. Sa totoo lang. Kasi kalalapag po lang ho galing Dubai.
Ito, may kasama ako matanda, 73 years old. Anong opportunity na isang matanda para yumaman? Nagsimula si Alex Chodora, 62. Ngayon, 63 na siya. Ang yaman, no? May swimming pool ang bahay ngayon. Walong sasakyan. Period. Matanda na nagsimula. 63 years old. Pero yumaman. Kaya meron pa kayong pag-asa. Bago ko matapos dito, may magkapatid. Itong kapatid, ipinakilala. Parehong dalaga. Para magkaintindihan. Bunso at panganay. Ay, Nina, nandiyan pala kayo. Ano po ha? Meron ako nandito, Ninang. Baka hindi nyo alam, doktora po yan. At hindi yung ordinary doktora, medical director ho ng Knight Doctors Hospital. Medical director. Biro-biro yun, tama. So, magkapatid. Itong bungso, naiinip na sa atin niya. Gusto na talagang magkaroon ng asawa. Pihikan kasi. Kaya ngayon, may naging kaibigan ito na Arabo. Pinakilala sa ate. Eh, sabi nung ate, ganyan-ganyan, nagustuhan ako ng Arabo. Eh, yung Arabo, ang gwapo po, ang puti. Di ba yung mga Arabo, puputi? Ang gwapo talaga naman yun. Grabe. Alalakit tao yun. Sabi nung Arabo, nagustuhan. Kamay-kamay na tayo. After 1 month, niligawan. After 2 months, matindi na paliligaw. After 3 months, nagpropose na ng marriage. Ito yung makikita sila, please marry me, please. Sabi naman ng Pinar, please. In short, hindi niya time. Lumipas ang 5 months, nakaluhod yung Arabo, please marry me, please. After 6 months, nakadipa na, talagang tunay ang pag-ibig ng Arabo. Talagang papakasalan, seryoso. Please marry me. Naawa yung Pinay. Okay, stand up. I will marry you under my 4 conditions. Oh, what are your conditions? What are your conditions? Tell me. Nag-isip ang Pinay na mga kondisyones, apat eh, na alam niyang wala yung Arabo. Kasi ayaw niya talaga magpakasal. Hindi niya talaga type. Kaya sabi ng Pilipina, okay. Please, ginagano ng Arabo. Okay, this is my first condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I have. Diyos ko, nagkamali. Tatlo na lang. Okay. Do you have Ferrari? Yes, I have. Dalawa na. Sabi ng Pilipina, wala siya dito. Okay. Do you have $10 million in your bank account? Sabi ng Arabo, more than that. Kaya yung Pinay nakatalikod na, Diyos ko, ayaw ko talaga mapakasal sa Arabong ito eh. Paano ko yan to? Eh, kinukulit na, please tell me your fourth and last condition, please, you did it! Sabi ng Pinay, okay, ito, sigurado, wala siya dito. Okay, this is my fourth and last condition. Do you have 12 inches? Alam mo sa kong Arabo? No. I will cut. Mas mahaba pala. Kaya na pasal yung mga sa oras. Mga kapatid, 2 things. Sa lahat ng gusto yung mama, number 1, sa kwento po ha, very persistent. Kailangan persistent ka kung meron kang gustong makuha. Gagawin mo lahat. Number 2, cut your bad habits.
Kasi marami kayong ginagawa na hindi ko nakatulong iangat ang financial status niyo. Cut your madamis. Ako lang din nabibiro. Kasi ang dami yung sayang na oras sa buhay natin na hindi natin na-maximize. Kailangan i-cut na natin to. Yung mga chismis, panunod ng TV, kung ano-ano pa, cut nyo na yan. I-divert nyo po, aim global ang gawin nyo. Step by step, makikita nyo sarili nyo nagbabago. Step by step, makikita nyo sarili nyo, maganda na ang buhay. Ako, nagsimula rin dito, ako walang-wala. Pero sa ngayon po, para maikli na lang yung pagyayabang ko, ako po ay may mga condominiums. Ako po ay may mga bahay. Mga. Ako po ay may mga sasakyan. Basta lahat mga. Mga. Salang. Oh, wala. So tapos na po. Pero bago ako matapos, iiwanan ko po kayo ng matinding kwento. Oh, ito ay last na po na, nanay. Makaka-relate kayo dito. Alam nyo ba yung kwento ni Kalabaw at Ipagong? Alam nyo yun? Imagine nyo, kung hindi kayo matin dito, hindi nyo malalaman. Itong si Kalabaw, hinamon si Pagong. Alam mo sabi? Pagong, bukas na madaling araw, magkita tayo dito. At unahan tayo makarating sa tuktok ng mundong takbuhan. Ni Pagong, nagtago. Paano ko mananalo? Laki niya. Pero a few seconds, lumabas din ang ulo ni Pagong. Sige, Kalabaw, tinatanggap mong hamon mo. Bukas, impunto alas 5, magkita tayo dito, tunahan tayo makarating sa tuktok ng bundok, takbuhan. Anong ginawa that night ni Kalabaw? Kumain, namahinga, natulog. Dahil alam niyang kaya niyang talurin si Pagong kung takbuhan rin na tama. Anong ginawa ni Pagong that night? Tenex ang lahat ng kapapagong. Bakit nag-gasolin? Kahit na kaya sila. Mga kapatid, mag-meeting tayo. Sabi ng Pagong, nag-text eh. Mag-meeting tayo. Ngayong gabing ito, walang matutulog. Ngayong gabing ito, magsasakripisyo tayo na. At ngayong gabing ito, simulan nyo ng maglakad papunta sa tuktok ng bundok at umesto sa gilid-gilid. Eh di ba pare-pareho lang naman ang mga Pagong? Dito, alas 5 na ng umaga. Nag-inas Pagong, yes po. Oh, Pagong, ready ko na. Sabi ni Pagong, yes, ready na. Sabay na tumakbo si Pagong at si Kalabaw. As expected, puro likabok si Pagong. Pero habang tumatakbo ganyan si Kalabaw, habang tumatakbo ganyan. Sa banda rong minak, ay! Bakit nandiyan ka na? Alam, katulad lang, di ba? Kaya tumodo lalo si Kalabaw. Grabe, naunahan ako ni Pagong, ay! Nandiyan na na. Hanggang nakarating sa tuktok ng bundok, yung tunay niya ng hinamon. Sabi ng tunay naman, talo ka, Kalabaw. Panalo. That's my point, mga kapatid. Kung iniisip mo ngayon na ikaw ay yayaman sa sarili mong kayod, mga kapatid, kalimutan mo yan. Dahil wala akong yumaman na kayod Kalabaw. Wala akong yumaman na nagtatrabaho mag-isa gamit ang sariling lakas. Kung gusto mo yumaman, kailangan maging utak Pagong. Mag-text brigade, magpakilala, in global member ako, sumali na kayo sa akin. Meron na lang. Kapag may kasama ka. Tama. Kaya tatapusin ko ito sa isang napakasinding kwento. Ito last na talaga, last na. Noong unang panahon, hindi kasi ito pong aim global, kakaiba. Dahil lahat ng buhay nyo, ng iba't ibang buhay, babaguhin ho nito. Kasi ang company, ito na po ang pinakakaibang company sa balat ng lupa. Ito na po ang company, imagine mo. Most outstanding compensation plan in the world. Tayo na po yun. Yes. Top direct selling company in the world. Okay, parang pakalumahan. The only network na napalagay sa Guinness, twice pa, tayo lang. Kasi kakaiba po ang ginagawa na yung global. Laging may innovation, basta kakaiba. Kasi ganito, kung gusto nyo mabago ang inyong buhay, kailangan may kakaiba kang gagawin.
Dahil maging ang Diyos, basahin niyo po sa Biblia. Araw-araw may iba-ibang ginagawa. Tama? Tama. Di ba sa Genesis? Yes. Ano di ba sa Genesis? Yes. Di ba nung unang araw, ginawa ang ganito-ganito, di ba? Diyos sabi doon eh, ang pagkakanarate pa eh, ginawa ang langit at lupa. Tapos ginawa ang mga buto. mga hayop, mga puno, karagatan, mga ilog, di ba lahat? At nung ika-anim na araw nga ba yun? Ika-anim na araw na. Sabi niya, sabi ng Diyos, sino mag-aalaga sa mga to? Kaya ang ginawa ng Diyos, gumawa ng putik, di ba? Ang ganda ng narration ng ano, ng Genesis eh. Kayo ba'y nakaka-relate sa akin? Yes! Sa Biblia ko ito, Biblia. Lord, ito po ay kwento lang, dito pala sa pangyayari. Diba, inihipan. At naging lalaki, tama. Matipuno. So habang naglalaro lang nung ganyan, siya rin nakikipaglaro sa mga hayo, umukuha siya ng mga puno niyan, eh diba, naglalaro. Anyway, nung nakita ng Diyos, malungkot ang aking nilalang. Kasi walang katuwang. Kaya gumawa na naman ng kakaiba. Pinatulog na Diyos, diba, pinatulog. Patulog, kinuha ng tadyang, di ba? At ano ba ginama doon? Mas na yun yung naging tao. Kaya nung nagising si Adan, nagising yung lalaki, na ganyan, sino to? Pagkamukha niya, sabi niya, hinawakan niya yung buhok niya, hinawakan. Katulad. Katulad, ginawa ka ng puso. Katulad. Iba. Eva. Kaya yun naging Eva. Eba! Ano talagang ninyo ako? Paano naman naging Adan? Ano? Kasi diba doon sa narration ng Genesis, ito ha, according to the malicious interpretation of Mike McCormick. Nagalit ang mga teologian sa akin. Ito na. Eh di ba may puno? Di ba sabi ng Diyos, kainin yung lahat ng mga puno kayo dito maliban doon sa isa. Tama? Yes! Eh merong ahas. Imagine mo yung pagkakanarate, saan ka nakita ang ahas nagsasalita? Alam mo, tinanong ko yung sa professor ko. Yes, Satura. Bago mo ko ngayon. Mga ngayon, ah, sabi na nga. Kainin mo sa ko! Ang ginawa, kinain. Kinain ni Eva. Wala that time si Adan. Tinuntahan si Adan. Sabi na Adan, ayaw niya talaga kainin yun ni Adan. Ayaw talaga. Ang ganawa naman ni Eva, ano, sinakal si Adan? Ano to? Malicious interpretation. Isinalpa ko yung ano, yung apple. Pah! Umano ko dito na. Kaya nagkaroon ng Adam's apple. Yun ay Adan kasi, Adan. Ayun lang, tapos na po. Thank you very much. Palapak. Well. Alam ko, sumaya po ang inyong araw. Yes! Ito na lang po. Tatapusin ko naman ito sa isang seryoso. Ito lang. Seryoso po. Sa nangyari po sa akin, ako na po ang diretso magsasabi sa inyo. Pag ginawa nyo ang global ng seryoso, seryoso ang resultang Yes. Ako po, napago ko po ang sitwasyon ng pamilya ko dahil sa Englobal.
ang nanay tatay ko na tutulungan ko po ng todo. Mga kapatid ko, mga nakapaligid sa akin, ang laki po ng impact ng AIM Global sa buhay ko. Ngayon po ako ay tatay na. Ang sarap po maging tatay kapag ikaw ay mapera. Ang anak ko po kung saan sana nagtra-travel, iba't ibang bansa. In fact, 8 beses na nga sila kapag travel. Ilang beses na kasakay ng plano? Ay ikaw. Mga kapatid, mahalaga po ay magkaroon tayo ng sistema, nakikita tayo ng pera. Kasi hindi po pwedeng mabuhay dito na mag-isa. Kaya kailangan natin kumita ng pera dahil may nakapaligid po sa atin na umaasa sa atin at naniniwala sa atin. Alam kong kaya niyong AIM Global. Alam kong pag pinagtulungan natin ito, mas madali nating makakamit ang ating pangarap. Kaya again, sa lahat ng organizer ng event na ito, congratulations and sa BCO, thank you very much. Sa lahat ng mga speaker dito, thank you so much. Kaya may panalangin po ako, sana po yung nangyari sa akin, yung mangyari din sa inyo. Again, Mike McLuhan, God bless. Amen!